50,000 piso kada buwan, yan daw ang posibleng sweldo para sa mga mamamasukang household worker o kasambahay sa bansang China. Ayon sa ating Department of Labor and Employment, tumataas kasi ang pangangailangan o demand para sa mga ganung uri ng manggagawa sa China. Nakatutok si Ivan Mayrina. Kung ngayon ang Saudi Arabia ang numero unong destinasyon ng mga Pinoy OFW sa mga susunod na taon, baka maging China na. Pinag-aaralan na raw ng China na sa Pilipinas kumuha ng mga household service workers. Mismo Economic and Commercial Counselor daw ng Chinese Embassy dito sa Pilipinas ang humiling ng pulong para pag-usapan nito sa Dole nitong nakaraang buwan lang. Ang China, na there is a new rising class ng mga may pera, ng mga households na nangangailangan ng household workers, and hinahanap nila, preference nila Filipino. Nitong 2016, naabot sa halos 600,000 ng mga Pilipinong ng ibang bansa para magtrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. 47% o halos kalahati ng mga ito, mga household service workers. Kahit hindi legal, may hindi bababa sa 5,000 Pinoy daw ang nagtatrabaho bilang household service workers sa China. In demand daw ang mga Pinoy bilang mga kasambahay, kaya naman ang sweldo, karaniwang nasa $1,000 o katumbas ng 50,000 piso kada buwan. Religious daw, very neat. When it comes to faith in God, parang nagtra-translate into the way they work. And they are good speakers kasi matuturuan ang mga anak. Sa ngayon ay nasa $400 lamang ang minimum na buwan ng sweldo ng mga Pinoy household workers. Inalaban daw ng Dole na maibigay ang $1,000 sa sweldo sa muling pagpupulong sa delegasyon ng China sa September 20. Pag-uusapan din dito ang iba pang benepisyo at proteksyon sa mga Pinoy OFW sakaling matuloy ang kasunduan. Kung nitong 2016 ay umabot na mahigit 2.2 milyon ang mga na-deploy na OFW, inaasahang papalo ito sa mahigit 3 milyon dahil 100,000 ang manggagawa daw ang handang kunin ng China buwan-buwan at ang gusto daw nilang pumuno nito, mga Pilipino. Because of the improving relationships, your president went to China, our Chinese government donated firearms, yun daw ang nagwa-warm up ng relationship. So now, he is now looking at job creations and other opportunities. E-approve naman kaya ang China bilang destinasyon sa ating mga OFW? Interesado ako kung pwede pa ako. Kung ganun kalaki sweldo? Opo. Ganun ba kalaki? Interesado po ako pumunta. Compare sa ibang bansa, mas malaki talaga ang sahod sa China. Kaya lang, visa talaga ang mahirap. Kung ma-approvean niyang mas maganda. Malaki naman pong sahod mo kung hindi lang po magandang mga pinakikita ng mga amo mo sa'yo, wala rin po. Maliban sa mga trabaho sa China mismo, libu-libong trabaho din ang inaasahan ng Dole sa mga infrastructure projects ng China tulad ng railway systems at mga itatayong tulay na tatawid sa Pasig River. Kasama rin sa plano ng China ang pagtatayo ng industrial zone sa larangan ng electronics, manufacturing at food processing. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Horas.